sa Monday, pupunta siya rito para nakita ko yung anak ko. Okay, good news yun. Ito na po ang kanyang dating live-in partner at yung bata po. Okay, ito na. Miss Bernadette, salamat po sa pagpunta. Good afternoon po. Ayun, yung mag-ama. Miss Mia. Baby. Something. Okay, sir. Okay. Oh, may regalo ka. Happy birthday. Oy. Happy birthday present. Yan. Happy kasi birthday. Birthday. Erin, oh, may gift yung papa mo. Pakita mo sa kanya. Ayan. Ma'am, ano na nangyari sa'yo kasi? Dadalawin na niya yung bata. Gusto lang niya makita. Tapos, ang dami pang paikot-ikot. Pinapayagan ko naman po talaga siyang pahiram. Nahihiram po sa akin na 2 to 3 days. Malaya siyang nahihiram. Hinahatid ng mama ko, ng ate ko sa office. Pipick up niya sa office. Tapos, after ng 2 to 3 days, iahatid niya sa office. Iahatid ulit ng ate ko sa akin. Pero minsan, kasi pag hinahatid niya sa akin, may sakit ng anak ko. Ititext ko siya, sasabihin ko sa kanya, bakit may sakit yung anak ko. Pinag-swimming niya. Ito po yung evidence ko. Alam niyo, ma'am, ang mga bata, ma'am, excuse me, huwag mo na tingnan yan. Okay na. Naintindihan na kita, ma'am. Ang mga bata, talaga nagkakasakit yan, lalo pat malikot. Mahina po yung immune system nila. Hindi niya kasalanan kung nagkasakit yung bata, hindi naman sinasadya yun. So, mabalik na lang tayo sa pinaka-main reason kung bakit tayo lahat nandito is payagan mo na siya na makita yung bata. Kita mo, miss na miss ng bata yung papayagan ko lang po siya kung magsusustento siya sa anak ko. Diba, pinutol mo lang kasi yung communication natin. Actually, hindi po na naman siyempre, naputol yun. Pinutol mo. Pagkabigay ko sa inyo ng unang bayad sa school, hindi marami siyang sumbat sa akin yung sinabi. Tapos po, kaya hindi ko na po siya pinahiram kasi hindi siya welcome sa family niya. Pinagtatabuyan po siya, mga kapatid niya. Ngayon, lalo pa po, meron pong involved sa kanya na yung family niya is may nagbebenta po ng ecstasy. Okay. Kaya nag-worry meron kang kamag-anak na nagbebenta ng ecstasy? Opo. Meron po, sir. Pamangking ko po. Yung ba kasama siya tirahan? Hindi po, sir. Hindi. Ha? Isang beses lang iniwanan ko po itong anak ko kasi nag-grab nga ako, sir, di ba? Nandun yung mother ko kasi. Minsan lang? Isang beses lang po yun, sir. At saka nung nalaman ko po na may kaso po na ganun, hindi na kami bumalik doon dahil natatakot din po ako. Ito muna ang bata, kanina pa totemic. Okay. Anong pakiramdam mo na andito si papa mo? Are you happy? Yeah. Okay. You want to say something to your dad? I love you, daddy. I love you too, baby. I miss you. Did you miss your dad? He's playing with you. Yes. Okay. So is it okay that you and dad will see each other often? Yes. But your mom doesn't want to. I want to see my daddy because I miss him. See? Mommy, I want to see don't my mommy. It's okay, babe. I will see you more often. You're sad? Yes. So, ma'am, makikita niyo naman talaga na miss niya yung daddy niya. Alam ko naman po. So, pagbigyan natin, total biological father naman po siya. Doon sa magkabalikan kayo, malabo na yon. Hindi na tayo natin pipilitin yun. Yun na lang sana magkaroon ng karapatan tong bata. Alam ko naman po yun. Hindi ko naman, inunin pa yung usapan po namin na hindi ko itatago or hindi ko pagdadamot yung anak ko sa kanya. At saka yung tungkol dyan sa hapon na yan, siya po yung manager ko po. At marami makakapag-witness doon. Naging model po ako doon sa sinasabi niyang website. Ano po? Ano siya pa kaya yung kinalaman siya po dyan? Nagpapalik ka dyan? Dalit ang manager ko. Nagtayo po siya sa sarili bahay po nila na mga talent, tag-i-invite siya dito. Gusto ko po iyon na hindi ako nagsisinungaling. Wala akong kinalaman dyan sa hapon mo. Sa 143, ikaw pa nang sasabi sa amin lahat. Pinapayagan mo ako, makipag-meet ko. Pag wala akong mahihita, hindi ako pwede makipag-meet. Ha? Oo. Ay, ang galing gumawa ng kwento. Gawa-gawa po. Proud na proud ka pa. Alam din ng nanay mo yan, nagtayo ka ng 143. Sinungaling. Wala ka lang sa 143. Ito lang po yung tanong po. May alam ka sa 143? Wala. Wala ka alam sa 143? Sigurado ka? Wala akong alam dyan. Sa 143, Angel Word? Oo, naging technician ako. Technician ako. Hindi ka technician. Manager ka. Manager ako? Oo. Oh, ano kinalaman ko dyan? Wala kang kinalaman. Ano kinalaman ko dyan? Relasyon ni Masa, alam ko yan? Oo, alam mo lahat. Alam ko yan? Sabon. Alam mo lahat. Ito, kahit meron din ako. Oh, sige. Oo, nag-check ka. Tinuturoan mo ko kung paano ng bola sa mga hapon. Asawa kita. Yun nga, ito may asawa. Paano kita tuturuan? Kikita ako, kumikita ka doon. Huwag kang sinungaling. Pinasasama mo lang ang hindi ka pinapasama. Ako nga pinasama mo eh, di ba? Okay.
join mo pa dun eh. Diba? May kamag-anak ka nag 143. Pamangkin mo, kamag-anak mo. Gusto ko lang makita yung anak ko gumagawa ka ng pangatay. Yun nga eh. Gusto po niya makita yung anak ko. Pero ang mga pinopost sa social media, Facebook, ang mga na-add niya, ako hindi po ako naka-add doon. Ang mga naka-add po doon, mga friend namin po. Kaya lahat po ng mga friend ko, bakit ganun? Kung about sa bata, is about sa bata, wala sila nababasa. Puro about sa Pasko, puro sa mga negative side ko, yung sinasabi niya. Odette, ikaw ang nagloko, kahit ano sabihin mo. Kaya ka lang nagsasalita ng ganyan, sinisiraan mo ako, para hindi mo ipakita sa akin si Amy. Hindi ako nagloko dito. Gusto ko, hindi ka nagloko? Ikaw nga, may nakita nga kita eh, di ba? Wait lang, antayin mo ako magsalita. Oh. Kasi ikaw puro salita ka ng salita eh. Oh, sige. Meron pa dito. Ano? Kaibigan natin, nakita kita, magkatabi kayo sa kama. Oh, na-exaggerate mo lang. Na-exaggerate? Uminom lang tayo noon. Oo. Nakatulog kapag gising mo, nakasandal sa akin. Hindi, nakasandal. Nakahiga nakasandal tayo. Nakasandal ka lang. Hindi. Nasa gitna ako, inusog mo pa ako, tinabihan mo yung babae. Oo. Anong ginagawa? Anong taon nakita anong ko. Taon yun, Made? 2006. 2006? Anong taon na ngayon? Oh, bakit? Kahit na at least... I mean, nakisama ka pa sa akin kung totoo yun. Yun, di ba? Tumakbo ako doon. Nakipag-iwalay ako, nakikipag-away ako sa'yo. Ang sabi mo sa akin, di ba? Kinonvince mo na naman ako. Nagso-say sorry. Kung totoo yun, kasi, lalayasan mo na ako. Kasi aabot kami ng 14 years, sinasabi niya. Hindi ka tatagal sa akin ng 14 years kung ginugulpi kita. Dito. Na nagmahal ako eh. Nagpakatanga ako. Kahit sinasaktan na ako, kahit na nabubugbog ako, sinusundo ako ng nanay ko, kahit inaaway na ako ng nanay ko na hiwalayan to, pumupunta to sa amin. 1 week, pumupunta sa labas ng bahay namin. Nangungulit, nanggugulo. Maging okay lang kami. So sa akin, ayoko na iskandalo. Kung kakausapin ko itong tao, ikaw ba pag ayaw mo na talaga sa lalaki? Pagka ginulo ka, kasama ka pa uli? Inconsistent ka na eh. Napakasinungaling mo ba din? Nagtiis ako. Ay! Ha? Huwag ka na magdrama lagi dito. Lagi mo ko pinupuntahan sa bahay namin. Lagi kang ka wala sa bahay. Sa puro ka barkada. Hindi ako nagbarkada. Sinungaling ka. Nagloko ka ba dito? Ay, di sabihin mo lang sinungaling ako sa buong mundo. Oh. Wala na ako itatago, no? Oh. So ngayon, andito ako para sagutin yung mga inungkat mo. Yung hapon. Yan ang dinadahilan mo. Hindi ko din nadalaw sa parang kita. Wala kang alam sa 143? Technician nga ako, o bakit? Technician? IT ako eh, o bakit? IT? Oh, are you talaga? Sure IT ka? Oo, oh, talaga. Pakita mo kung may IT ka. Sir Genesis, meron akong nabalitaan na not too good news. Yung tungkol sa hapon, ikaw raw ang nagbubugaw. Hindi, hindi. Technician manager po ako doon. Manager ko po siya. Technician lang po ako doon. Sandali, patapos natin. Ako, kasi may allegation kasi na sa Apple. Ako na lang po yung pakinggan nyo po muna. Sige. Ayan po yung website po. Tinanong ko siya kanina kung may alam siya sa 143. Wala daw po siyang alam. Pero... Ah, ito yung website PH. Opo, ako po yan. Ikaw ito? Opo. Okay. Manager ko po siya. Siya po nagpasok sa akin dito. Si sir. Technician lang po ako dyan. Para saan itong site nito? Basahin niyo po itong usapan namin. Wait lang. Magchat po kayo sa mga hapon na yung iba nang liligaw sa inyo, tuturuan mo, depende, ibobolahin mo. Siyempre yung mga guests, magigift sa'yo. Yun yung sinasabi niya na, what do you want? Siyempre nangliligaw sa'yo. Ako, nagpakilala doon, tinuruan niya ako na sir, hindi ko siya asawa, wala akong boyfriend. Para makonvince ko yung mga Japanese na as a single ako. Siyempre, kung ikaw naman si Japanese na nakakuusap ako, uuwi yan dito. Pero may kasama po ako. Ang makaka-witness po yung family ko. Kasi hindi ako lumalabas, nakasama ko yung hapon, na ako lang mag-isa. Minsan, friends ko, family ko, mababait po yung mga Japanese na nakikilala ko. So, sir, sabi mo, technician ka lang dito? Technician lang ako hindi dyan, po. Sir. Hindi po. Sir, makakapag-witness po ako niyan. Mag-alam po niya lahat yan. So, opo, alam ko yan, sir. Nag-work siya dyan. Alam mo ito. Alam ko po. Mag-asawa na kayo nito? Opo, opo. Ano sinabi mo na makita mo ito? Ano lang naman po yan, trabaho, tsaka hindi po sila nagbabastusan dyan. Chat lang yan, sir. Opo, sinasabi mo ngayon chat lang. Sa akin. Opo, chat lang po. Nagkikwento. Okay, so alam mo to, chat lang, kaya okay opo, lang sa'yo. Okay lang po sa akin. Wow! Nako, sir. Laglag ka rito. Kasi kung ako ito, misis ko o girlfriend ko, nakita ko sa ganito, kahit na chat lang sa mga hapon, opo. I'll say, stop! Manggagariti ako. Wala so, po kasi ganun trabaho niyan, sir. Yan, sir. Opo, pareho kami. Walang yung trabaho, yan, kaya pinayagan mo. Ay, nakanando naman po ako yun, kumamonitor ko po sila kung ano yung... That's what matter. Tinuturo din po niya ako paano po gagawin po. Paano? Minsan pag may mga request siya, kasi pag nagtanong po ako ng guest, what do you want? Gift, mga present, present po kasi. Sasabihin niya sa akin,
Sabi niya, sabihin mo PS3 kasi yung mga gusto niyang request, huh? Yung sinasabi ko kay nagkakaroon sinungaling, siya. Kaya sinungaling. Po yung nabasa niyo po dun sa kotse, yan, request isang... pa rin po yan. Gusto ko hard, ay, gusto ko po na ano ng kotse. Siyempre, bakit? Kasi mahal ko yung taong yun. Sir, ito naman po, basahin niyo. Yan po yung nambubola pa rin po ako. Yung sinasabi niyo po about kotse. Nambubola ka? Pero ang hindi... Ang 143, 2009 pa yan eh. Sandali, Sarah. Kung ang girlfriend ko nakapost sa site ng mga Hapon, sir, papahintuin ko at wala akong trabaho. Ako maghanap ng trabaho, sabihin ko sa girlfriend ko, girlfriend, huwag ka na magtrabaho kung kinakailangan. Siya naman po. Sandali lang, kung kinakailangan, ako'y magpala at magpiko ng mga graba para lamang eh, hindi ka na mapunta dyan. I will do. In your case, pinabayaan mo lang. So parang sinasabi mo, okay lang, makipag-chat ka dyan sa mga hindi kilalang lalaki, mga Hapon, total na dyan naman ako nagbabantay. Mm-hmm. So parang kinukonsinti mo rin yung proseso, yung sistema, mm-hmm, na kung tutusin mali. 2009 pa yun, sir. It doesn't matter, sir. Napapayagan mo at ikaw pa ang manager at nandun ka nagsasama. Mm-hmm. Parang ka mamasang. Hindi po, sir. Alam yung mga mamasang? Sasamahan yung kanilang mga GRO kahit saan pumunta at nakabantay. So may mali ka rito, sir. May video pa po yan habang pinopost po kami niyan. So habang habang nagpo-post kami ng gaganyan kami kung naglalandi ka, kasi yun yung po yung pang-attract dun sa mga Japanese para maging ikaw yung pipiliin nila, customer. Minsan po nandun siya. Nandun dun po siya. O bakit na po pinapanood lang, sir, habang nagpapalang nagpo-posting ng mga sata na, sir? Pictorial lang, sir. It doesn't matter, nagpo-post ng kalandian si girlfriend. Hindi, hindi naman po bastos yung website na yun, sir, eh. Hindi naman po eh. Sir, it doesn't matter. The fact na alam mo itong website nito, ang target nito ay mga Hapon na liligawan sila, doon pa lamang, sir, kung talagang responsable kang boyfriend, papahintuin mo na. Isinamahan mo pa. December 26, 2017, dinetain po niya ako ng 3 days sa bahay po. Totoo? Yung po siya sabi ko, sir, na bumili po siya, sir, ng muriatic acid. Bumili pa ako ng muriatic. Bumili po siya muriatic. Tatlo kami kumakain kasama anak ko. Sabi niya sa akin ngayon, po, PUTAIN na mo, maswerte sa atin kung nakanino yung lason, hindi ako kumakain. Kahit yung anak sabi niya, mami, I'm so hungry. Sabi ko, baby, don't eat that. Sabi sinungaling, ko, sir. Hindi totoo, sir. Pinunit po niya lahat yung mga damit ko. Kinuha niya yung cellphone ko para hindi po. Pinunit totoo yung namin ko naman kasi ayoko siya papasukin. Ayoko nang maano siya sa lalaki, sir. Pero pagdating doon sa website ng mga Hapon, okay lang pumasok siya. Hindi, kasama naman kasi ako noon, sir. Ah, kasama ka. Diba, nandun naman ako. Magkano kinikita niya doon habang nag, ano, sa Hapon? Ako pong sasagot. Per minute ang binabayad sa kanila doon, sir. Magkano? Parang 5 pesos yata. Parang. Per minute? Tapos, paano yung nakukulekta yung pera? Agad-agad, on the spot, o? Sinesend po sa kanila. Sinesend. So, nakakailang ano siya minutes sa monitoring mo? Hindi po alam, sir. Eh. Marami rin. Marami rin. Maganda lang kita doon. Maganda po yung kita nila doon. Pero at least nakabantay ka? Opo, nakabantay po ako eh. Anong naramdaman nyo, sir, na yung girlfriend mo, may kausap na ibang lalaki at ang purpose na pag-usap doon sa lalaki na ay para pirahan, anong ramdaman mo doon? Noong time po kasi na yun, sir, pareho kaming walang trabaho. Minsan mahirap din yung buhay, sir. Labot nga namin 2 linggo, wala kaming kuryente. So yun na lang, so siya yung itutulak mo doon? Eh, since nandun lang kasi ko, sir, ano eh, secured naman yung feeling ko, hindi naman siya nawawala sa paningin ko. Sige, secured siya, pero alam mo na yung Hapon na yun ay kung ano mga sinasabi. Ano mga sinasabi? Ano mga at saka yung iba po kasi doon nakipagkwentuhan lang naga, naman. I love you po sila. Nagliligaw po, nagpapackage po yan. Alam po niya. Tapos kapag hindi ko alam kung ano yung gusto kong regalo, magsasabi siya, sabihin mo PS3 kasi wala akong PS3. Sabihin mo cellphone. Nabulabog yung utak ko na yung girlfriend mo, kahit nakasama ka pa, papayagan mo makipag-chat sa ibang Hapon. Ngayon, magtatanong ko dito sa mga babae. Is it okay, boyfriend mo, papayang ka makipag-chat sa mga Hapon? Ano maging feeling mo doon? Parang hindi niya na po ako nirespeto, sir. Ito pa isa. Ano maramdaman mo? Parang tinataya niya po yung pagkababae ko, sir. Pambabastos kumaga. Ayan, sir, ha? Mga babae ito. Gusto kong maging pair. Nung unang pumunta ka rito, siya ang binabash. Tinatawag siya malandi, tinatawag siya pok-pok. Lahat ng klaseng tawag natanggap niya yon. Binabasa ko yung mga comments eh. Ngayon, sir, paging fair naman tayo dito. And yun talaga kami, fair kami rito. Para makabawi naman siya doon mga pinagsasabi sa kanya mga kalaswaan. Now, lumilitaw na may problema ka rin. Yung ginawa mo, sir, pangit yun. Hindi mo nirespeto ang kanyang pagkababae.
Tapos po, nawala po yung website ng 140, may pumalit po na Angel Word. Yung sinasabi po niya doon ng hapon na ka-text ko, tinuruan din niya ako na invite niya ako doon sa Angel Word. Kasi sinabi ko sa kanya yung ka-chat ko na ini-invite ako na maging owner din doon. Hindi naman kasi ako marunong kasi humawak noon. Siya ang humawak. Kaya nag-invite. Yun po yung sinasabi ko na nagtayo kami ng internet cafe shop na inutangan niya ako ng 271,000 na para magtayo noon na nag-recruit ulit kami ng bago. Hanggang sa may anak na kami, patuloy pa rin yun. Nag-negosyo kami ng internet shop, sir. Siyempre, mag-asawa kami. Pinampront lang po niya yung internet. Pinampront lang po niya yung internet. Ito po. May pirma po siya. Tinanong ko kung ano siya magbayad sa akin. Eh, siyempre, yung iba hindi naman naisulat dyan. Hindi po. Okay. Para saan itong 271,000? Yan po yung inutang niya sa akin. Makikita niyo po yung passbook ko, puro papasok. Yung mga ibang guest ko nagpapadala sa akin kung gaano kalaking pera. At alam niya niya, sir? Alam niya. Siya po may hawak ng passbook ko. Hindi po kami nagpapakialaman ng passbook. Kita mo na sa'yo, paano nga hawak ko? Kasi nung naglipat na isama to. Sir, hindi totoo. Kasi nung naglipat, yung lumayas ako sa amin, sa kanya, nabit-bit to sa mga gamit ko na isama niya. Thank God kasi nandito lahat ng mga proof ko. Nandito talaga. Tapos nito ko lang na kailan na ano yun, makikita si Rena. Niyo po. Nalaman na nagkikita sila nung hapon, may nangyayari sa kanila. Hindi ko alam talaga. Wala po nangyayari. Humingi, ito nga pinapabasa ko sa inyo kahit sa basahin. Okay, sir, sir. Sa palengke. Okay, I will read that later. Pero basahin ito nang sasabihin ko, sir. Nagagalit ka, nakipagkita sa hapon. Kumbaga tinutuhanan niya. Sana hindi niya tinutuhanan. Wala dapat naman po kasing kita-kita dun sa ano eh. Sir, sa alam dati, po yan, lahat po yun. Ano lang dapat ang pagkakala mo? Chat lang? Oo, nag-uusap lang po. Hindi mo sila walang contact, walang ano. Nag-uusap lang po, chat ngayon lang. Ngayon, nakipagkita na nagalit ka na. Opo. May nangyari po eh. Nabasa ko po. Wala po nangyari. So, sino may kasalanan? May tiwala po kasi ako sa kanya, sir. Ikaw, balik ko ulit yung babae. Anong reaction mo dun? Parang ano, sir. Siya naman po may kaagawan unot. Simula pa lang. Tapos ngayon parang nagkaroon ng karelasyon na hapon yung girlfriend niya. Sinusumbat niya. Siya naman yung nagtulak doon sa babae. Alright. Nung una, sir, kumampi ako sa'yo. Pero nakita ko may problema ka rin. Di ba, sir? Pero sino nagtulak sa kanya sa hapon? Hindi po ako nagtulak, sir. Sir, ikaw na mismo nagsabi kanina na sumasama ka. Tutal chat lang, nandun ka sa tabi, nag-uusap sila, pinapayagan mo. Okay lang sa'yo. Huwag lang magkipagkita. Nung nagpagkita na nagkarelasyon na, nagalit ka na. Ang damit po namin yan, kailangan hindi po ganito. Ano po? Nakaspageti, dapat labas yung cleavage po. Hanggang dito po nakikita sa camera po niyan. Minsan po yung hapon na gano'n. Ako nagsabi sa'yo ng gano'n? Iba po yung mga hapon na gano'n-request yan, patatayuin ka. Pero nakikita mo na yung suit niya? Opo. Oh. Nakikita mo pa. Nagpaklikli. Ba't ka nagpaklikli? Sige. Parang ano, sir, eh. Nakikita naman niya po yung sitwasyon. Kumbaga, alam niya po kung ano yung nangyayari. Kaya dat alam niya rin po ano po yung expect. Yun. Ayan, sir, ha? Para wala kang masabi, kumukuha ako ng ibang tao na, hindi na ako. Ma'am, ano naramdaman mo habang ikaw, ma'am, ay naka-spaghetti at bra na naipag-chat sa hapon at nandun siya? Ano naramdaman mo nun? Ang iniisip ko na lang po, sabi ko, okay lang pala sa kinakasama ko ng ganito. Pero ba't di ka pumalag? Di mo sinabi, ayoko to. Dahil sa pera, sinaano po niya ako na, ayaw niya, kailangan natin ng pera dahil wala tayong bahay. Pero pwede ka rin pumalag kung ayaw mo talaga. Marami po kasi kaming babae po nandoon po, sir. Kasi po, nagpa-stay in po siya ng mga babae sa bahay ng nanay niya po. Bumili po siya ng computer. Nag-i-stay in po yun, may morning po yung iba, meron pang oras po yun. Sir, pinagkakitaan mo, pawis ng mga babae? Opo. Sir, hindi. May per babae po, kung halimbawa po 15 days, kumikita po ako ng 50,000 po. May 20. 15 days, 50,000? Wow. So sa isang buwan, 100,000? Opo. Ang laki. Opo, ganun po ako kumita po. Nag-number one po ako kasi dito sa picture na yan. Pinili po. Magkano commission doon ni sir? May 20% po siya doon. Sa ibang babae? Ganun din po. 20? Technician lang ako eh. Hindi siya technician. Pati ako dinamay. Anong naramdaman nyo, sir? Kunya, nakagalito yung mukha yung girlfriend nyo na pinagpipiesta ng mata ng mga ibang tao. Maganda po siya, nakita niyo, sir, di ba? Kaya nga po. Siyempre, proud po ako. Ako yung boyfriend. Kaya po yung mga babae kasama ko. Proud ka kasi maganda naman siya. Opo. Okay. Now, ikaw naman, ma'am. Opo. Ba't ka kasi nagkipag-boyfriend daw sa
iniwan mo yung anak at nakipag-boyfriend ka sa pulis. Napagod na po ako dahil paulit-ulit na ganito na lang yung nangyayari sa amin. Kaya ako nagdesisyon lumayo para sa anak ko. Dahil lagi na lang na nakita, nag-aaway kami. Nagbabasag po yan. Nakikita ng anak ko, nagbabasag ng plato. Dalawang baso lang ang binasag. Lahat binasag niya. Dalawa lang daw ang baso binasag. Naubos po lahat ng gamit. Ilan ba? Baso, dalawang baso, plato, meron ka binasag? Isang plato po, dalawang baso. Okay, ba't niyo po binabasag yan, sir? Magalit po ako dahil selos po. Wala naman kami problema kundi nang dumating yan si Abad eh. Si Abad po dumating po sa buhay ko February po. Pero ka-workmate ko po siya. Personal po siya lumapit sa nanay ko. Pero ba't niyo din sa... Ba't niyo pinahiga sa kama? Ayun nga po, i-correct ko po. Yung sinabi po niya na nagpatulog ako, hindi po namin bahay po yun. Opo. Kahalikan mo, ba't hinalikan to? Sino to? Yan po. Ayan po yung asawa ko po. Ah, kinasal na ko kayo? Sa maid pa po. Kapag kasi buntis nga po ako ngayon. Asawa, eh, no? Ma'am, in the court of public opinion, nung pumunta ka rito, opo. Ito po, talagang may problema ka. Pero in the court of law, wala kang kaso dito. Okay. Opo. Now, sige, yung purpose ng pagpunta niya rito, payagan mo na siguro siya, ma'am, na makita yung bata. Yun lang naman yun eh. Pero po, gusto ko naman po bigyan ng hustisya yung bawsi ko naman po. Kasi binubugbog niya ako na alam naman niya yung about dun sa hapon. Ilang bawsi ba yan? Dapat po apat yan eh. Okay, sir, meron nga dito, threats, pinablatter niya. Tapos physical injury. May picture po yan. Okay, may picture pa. Ito po. Wala itong picture, ano? Ito po yung mga pictures po ng sinundo po. Ayan po yung, ano po. Bakit tinaginan ito? Nagpupumigla dahil siya sa... Dahil yan po yung nasabi niya, nahulian po ko niya ng cellphone na meron daw po kami relasyon nung hapon. Yan po yun. Binugbog niya ako. Okay, okay, sige. So, ma'am, ganito lang. For the meantime, payagan mo siya makita yung bata. Okay, ma? Ngayon, kung gusto niya siya i-demanda dyan, pwede naman. Ganito gagawin natin, sir, ha? Daming dagdag. Sir, okay na sa... Okay ka na doon sa visitation rights, ha? Kasi, visitation lang po, pero hindi po niya hindi. Kasi yun naman sinabi ng abogado, okay na sa'yo. Good. So mag-schedule tayo ng araw. Sige, sir. Kung ano pwede kang pumunta, sir. Okay. Ngayon, yun doon sa pag-demanda mo, sige, i-demanda mo and we will support you. Thank kasi you. Naman talaga stand ko eh. Tsaka, na dapat ang babae hindi binubugbog. Okay. So pupunta sa barangay, sama natin sila sa barangay, kasama ano, MSWD, plantsahin yung schedule ng visitation ni sir, ma'am. With supervision, ma'am. Meaning, pag nagdadalaw si sir, nandun ka, nakabantay ka. So hindi pwede ma-brainwash yung bata. Apo. So pwede mo sabihin 1 hour, depende sa MSWD, 2 hours, 3 hours, nandoon ka. Apo. Pagkatapos, pag nag-lapse na yung oras, oh, sige, uwi ka na. Takay mo si baby, pwede sa bahay mo, pwede sa barangay hall, magbanggit yung barangay ng neutral ground. Okay, okay ma'am? Salamat sa pagpunta, sir. Thank you, sir. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you, okay. Sir.